What's up again mga katoto? Welcome back to my YouTube channel. I'm your katoto John. Dito tayo ngayon sa print sulit, tips number 2. So together with second officer, last time sa tips number 1 natin, si Chief Officer Yong, na tanungan natin no, regarding sa ARPA o radar. So this time, SART naman. So ibig sabihin ng SART is Search and Rescue Transponder. So, itanong natin kay Second Officer kung ano yung halagahan ng SART sa isa sa mga bridge equipment ng barko. So, sir, okay. Shall we? Yes. Okay, mga katoto. Yun, magandang hapon sa inyo. Ito ang SART, isa sa mga GND SS equipment, which is dinadala ito sa lifeboat o life raft. In case of abandoned ship. Para ito ay nadidetect ng radar ng radar X-band, which is na pag inon siya, nagkakaroon siya ng 12 dashes sa ating radar X-band sa kanyang PPI. So, mahalaga ito sa mga marino dahil ito ang maaring magsalba in case of abandoned ship, kasi ito ay isang pamamaraan para madaling hanapin sa isang location ang isang lifeboat o life raft which is already launched sa tubig. Yun. Pero bago yan, pero Korea lang abandoned ship to. Kaya ito ang ginagamit lagi. Sa lahat ng mga barko, mayroon ito, hindi ito nawawala na isa sa mga GMD SS equipment. Yun. So, ngayon sir, pwede ba natin i-testing yan? Pwede. Okay. Ang pag-testing nito is kailangan nasa labas para ma-detect ng scanner ng ating radar. Kasi pag dito sa loob lang ng bridge, hindi siya klaro. So, much better, iti-testing nyo sa labas. Ang pag-testing is ganito lang. Ayan, meron siya lang dito na test, which is ito yung red tab na tatanggalin pag i-activate natin sa life raft o sa life boat. So ang testing lang is, which is may test dito, iikutin lang siya mga katoto. Ganyan. Then, hintayin lang siya na mag sound. Ayan. Then, madidetekta ng radar natin or scanner. Pero mas maganda sa labas. Okay? Okay. Sige, testing mo doon, katoto dyan. So, ngayon, ikot lang sir, no? Matapunta rito. Ganun mo lang, hawakan mo dito, which is ganyan, ikutin mo lang yan. Which is itong, yan, ito, ito sir, yan, yan. Okay. So, makikita natin dito mamaya yung... Yun, mga katoto, sabi ni Second Officer, we test this outside. So, yung camera natin ano dito sa ano no sa X-band radar kung talagang i-detect siya. So lalabas ako ngayon para i-testing, tapos pakitingnan nyo kung lalabas siya rito. Ganito ka importante yung mga equipment natin kasi very high tech, very high tech na ito. So lalabas na ako ngayon. So monitor nyo dito kung talagang madidetect siya ng X-band mo. So, okay. Start on. Okay. Sige, tapos na natin. Yan, buksan mo lang yan, buksan mo lang. Okay, gada lang, gada. Sige. Try. Yan.
On. Okay. Sige, tapo na. Isang mo lang yan. Isang mo lang. Gandaan lang, gandaan. Sige. Try. Yan. Okay mga katoto, ayan na po ang testing ng SART sa X-band radar. So yan ang mga 12 dashes niya, which is the center. Yan po ang location ng SART natin. Okay? So yun mga katoto, ganito ka-importante yung SART natin, no? Just in case na mag-abandon ship. So, ito ang pinaka magsasalba ng mga buhay ng marino. Just in case na lang sa loob sa ng life raft o sa loob ng rescue boat o sa free-fall life boat. So, itong ano na to, SAR, maga ito yung magsasalba sa atin para magbigay siya ng posisyon sa mga malapit na barko na kapaligid sa amin. So, yun lamang mga katoto. Yung ating tips number 2. So, balik tayo kay Sikon Officer. Officer, ano pa yung idadagdag mo rito? Ang may dadagdag ko lang, huwag kakalimutan nito. Just in case magkaroon tayo ng abandon ship, which is nasa master list naman kung sino magdadala. So, ito'y mahalaga dahil ito ay isang pamamaraan para ma-detect, na mabilis ma-detect ang isang bagay sa ibabaw ng tubig or dito sa dagat para hindi mahirapan yung mga mag-rescue sa mga nag-abandon ship. So, yun lang ang kahalagan ng SART, which is dalawang piraso ito. Yung isa nasa lifeboat, then itong isa is nasa bridge. As per ships, kuha natin yung tinatawag nilang safety. Dito yung safety na location niya is isa dito sa bridge and the other is on the live boat. Pero karamihan, dalawa lagi dito sa bridge. Yun. Ganun so, lang mga katoto. Yun lamang mga katoto. So, bago yung lahat, bago matapos yung ating video, so, sir, mag-shoutout yung mga sa mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas. Shoutout nga pala sa misis ko na nasa Tarlac. Ingat kayo lagi dyan. Miss na miss ko na kayo. I love you always. Lyra Grace. Yun mga katoto. So, abangan nyo yung tips number 3 ko. Marami pa tayong mga equipment dito or navigational equipment na pwedeng ma-share sa inyo. So, as of now, medyo tapos tayo sa oras. May tournament pa. Basketball tournament. So, next time na naman. Yun lamang. Huwag ka laging kalimutan mag-like, comments, and share our videos. Of course, paki-subscribe ng aming YouTube channel, Katoto Brothers. Yun, Katoto Brothers. So yun, mga Inday, Katoto o ka-Inday, maraming salamat sa inyong panonood. Sana mabuhay tayong mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Sana maging COVID-free na tayo. So yun lamang. Bye-bye and God bless.